Good day everyone, welcome naman muli dito sa ating channel. For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang Messenger app para maging venue sa isang online meeting. Kung ikaw po ay isang guro na gustong gamitin itong Messenger app para sa iyong online class, marahil itong video na ito ay makakatulong sa iyo. Pero bago pa man po ang lahat, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para manatili kang updated at notified sa mga videos na aking i-upload sa susunod na araw. Alright, let's start. Madali lang naman po ang proseso kung gusto nating gamitin ang ating Messenger account, no, or ang Messenger para maging venue para sa ating gagawing online meeting or online class kapag tayo ay isang teacher halimbawa, no. Sundan nyo lang po itong video na ito nang sa ganun po ay may i-apply ninyo sa inyong gagawing virtual meetings, no, or virtual classes. Okay? Una po natin gagawin siyempre ay kailangan lang po natin pumunta sa link ng Messenger Room, no? Ayan, Messenger Room. Or pwede rin po na via Facebook, no? Click nyo lang yung Messenger doon na icon, then click nyo yung Create Room. Okay? So in this video, in this tutorial, no, I prefer to use itong Messenger link mismo, no, na direct sa Google Chrome. Okay? Yan, ito na po yung Messenger Room na link. Yan, click na po natin. Ito po yung lalabas. Yan. Hanapin po natin ang Create a Room. Ayan. Na-click po natin yan. Gagawa po tayo ng room, no, na kung saan doon natin idadaos yung meeting o yung ating klase. So this is, since this is my personal laptop, ay alam na mismo ni Google, no, yung ating Facebook account, naka-auto save na po siya, no. Kaya yan, napansin niyo ay nagsabi po siya na create room, no, for myself. Kung wala pa pong naka-login account sa inyong Google Chrome, or nang wala pa pong Facebook account na naka-login sa inyong Google Chrome or sa inyong gadget, no, magpa-pop up po yan, maghihingi po siya, no, ng username at password. Pero since this is my personal laptop, ay automatic na po, no, na si Google na mismo ang nagsasabi kung i-allow ko ba na gagawa ko ng room using my Facebook account. Okay? So, gagawa po tayo using my Facebook account. Yan. Tuntay lang po natin. Loading. Ayan. Okay. So, may options po tayo dito, no? Pwede po tayong naka-off po ang aking camera, no? I prefer to turn off my camera for this video tutorial, no? And then mute muna natin yung microphone since mag-start pa lang tayo. Okay? Join room. Okay, kung napapansin po ninyo, bago po tayo mag-join sa room, mag-join room, no, kung napansin po nyo itong link na to, ito po yung magiging link na pwede natin i-share, no? Ito po yung link na i-share natin doon sa ating mga target participants, no, sa ating learners kung tayo ay magkoconduct ng virtual class, or sa participants natin sa meeting kapag tayo ay magkoconduct ng online meeting. Okay? Kakopy lang po natin yan siya, and then paste po natin doon sa message box, and then send po natin sa ating
mga participants. Okay? Click po natin yung join room. Yan. Okay. Ito po yung lalabas. Kapag nagagawa na po kayo ng room. Ito po yung link kanina. Sabi ko kanina, pwede nyo i-copy and then send doon sa inyong target participants. Magsisilbi po siyang invitation doon sa ating target participants. So, pwede po nating i-invite. Pwede po, ito yung kanina, pwede i-copy and then send mo sa kanyang invitation. Or pwede rin po nating i-invite pa isa-isa dito sa ating list of friends. Yan. Okay. Pwede po natin silang imbitahan. Halimbawa, ito, no? Ito ko siyang imbitahan. Invite lang natin. Click lang natin yung invite. Then, yun. So, magsisend na yun sa kanya, yung invitation na yun. Then, kapag i-click niya yung join, no, ay makakapag-join na po siya dito sa ating room. Or makapag-participate na po siya dito sa ating room. Okay? Close na natin. Okay. Yan. So, kapag tayo po ay nagme-meeting, no? Kadalasan po tayo ay nagpe-present ng PowerPoint presentation, no? Or any other presentations, no? Sa screen. Okay? Pwede niyo rin pong gawin dito 'yan sa Messenger room. Ito po ang ating icon, no, na gagamitin para po tayo makapag-present ng screen. Yan yung share your screen. So, click lang po natin yan. Okay. So, limbawa po ito yung aking ipipresent, no, na presentation on the slides dun sa aking learners or sa aking co-participants sa meeting. Okay. So, click lang po natin yan. Pwedeng entire screen, itong buong screen na ito. Ito, lahat ng screen na nakikita ninyo sa inyong laptop, represent yan. O makikita ng ating participants or pwedeng yung PowerPoint lang na ito. Yan. Okay. So, i-sama muna natin, no? Slideshow. Okay. Slideshow natin. Then, ayan. So, yan. Kung gusto natin siyang i-present yung PowerPoint lang, pwede, no? Click lang natin to and then share. Ayan. So, nakikita niyo po ninyo, no? Ito, ibig sabihin po niyan ay nakashare na po yung ating screen doon sa ating mga participants or doon sa ating mga learners. Okay? So, kapag tapos na po yung presentation natin, stop sharing lang natin. Okay? So, ito po yung video. Kung gusto nyong i-turn on ang video, no, gusto nyong habang nagkasalita kayo, kayo ay makikita kayo ng inyong co-participant or ng inyong learners, pwede po natin i-click itong video na yan, no? At syempre habang tayo nagsasalita, dapat ito ay naka-turn on, no? Naka-unmute dapat, no? Para marinig tayo ng ating mga participants or ng ating mga learners. Okay? Then kung gusto po natin tapusin na yung ating meeting, click lang po natin itong leave room. No? Napakadali lang po, no, actually itong Messenger room, no. At maganda, no, kasi malaking tulong po siya, no, lalong-lalo na sa ating mga learners, no, kapag tayo ay mga teachers. Kasi Facebook at Messenger, no, ang pinaka popular na social media platform na ginagamit ng ating mga learners. Okay? So, sana po ay meron kayong natutunan sa video na ito. At sana po ay may apply ninyo, no, sa inyong mga online classes or sa inyong mga gagawing online meeting. Yan lamang po. At maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Buhay po tayong lahat.